Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating Midday Refreshment from God's Word. This is Pastor Adech, coming to your houses and homes and private spaces all the way from Singapore. And today is November 5. Marami po tayong mga kababayan na excited na po para po sa Pasko. Because in the Philippines and for Filipinos like us, Christmas arrives very early. Pagtungtong pa lang po ng burr, September, October, yung burr months na sinasabi nila ay nandun na po yung nagsisimulang magkaroon ng little sense of joy sa puso. Yung bang meron kang dahilan na parang maging masaya kahit na may mga kaharap na problema. Pero pag narinig natin itong ating pag-uusapan ngayon, palagay ko po, hindi lang palagay, sigurado po ako, mas magiging masaya tayo. Pag-uusapan natin ngayon ang pananampalataya, isang aspeto po ng faith. Pero bago po ang lahat ay mag-pray po muna tayo at hingin natin ang tulong ng Holy Spirit. Hallelujah, let us pray. Heavenly Father, we thank you. Salamat Panginoon na tinutulungan niyo po kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga pagsubok, mga problema, mga pangangailangan. And kayo mismo, Lord, ang nagpo-provide, kayo mismo, Lord, ang nagbibigay katugunan sa mga pangangailangan na ito. And we thank you. Maraming maraming salamat po, Panginoong Jesus. And right now, we ask the Holy Spirit to fully control our minds, our hearts, our souls, our spirits. Holy Spirit of the Living God, kayo po ang magturo sa amin, kayo po ang magbigay sa amin ng insights, kayo ang magturo sa amin at magbigay ng mga ideas kung paano namin, Panginoon, i-appreciate ang inyong salita na maririnig namin today. Kaya po, Panginoon, ngayon pa lang ay magpapasalamat na kami dahil alam namin, we are certain, Lord, we are sure, meron kayong gagawing mabuting bagay sa bawat isa sa amin, maging sa aming mga pamilya. Salamat po, Panginoon. We give you honor. We thank you. Napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. We don't deserve your goodness, but because of your grace, Lord, kami, Panginoon, ay nabubuhay, Lord God, na may pag-asa, may tinatanaw na bukas, na maayos at maganda, at higit sa lahat, may tinatanaw na buhay na walang hanggan. Regalo sa amin ng aming Panginoong Jesus na nagbayad ng aming kasalanan. Salamat po, Ama, for everything you've done for us and for everything that you're gonna do, Lord. At sa araw na ito, Panginoon, we just express our gratefulness. Napakalaki ng aming pasasalamat, Panginoon. Ama, salamat in the name of Jesus. Amen. Praise God. So today po ay pinamagatan ko po yung ating pong pag-uusapan, evidence of things not seen. Faith is the evidence of things not seen. So, ang pananampalataya daw po ay ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. So, yun pa lang pong salita na yun, or yung that sentence alone makes one think, how could it be an evidence if it can't be seen? Because evidence are supposed to be items, pieces of evidence are supposed to be items that you present, that you are able to prove. But the Bible defines faith in Hebrews 11 verse 1. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Yun po ang New Living Translation of Hebrews 11:1. Ulitin ko po, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. At sa 2 Corinthians 5:7 po, sabi po doon, for we walk by faith, not by sight. Nabubuhay tayo, lumalakad tayo sa mundong ibabaw, hindi lamang po sa pamamagitan po ng kung anong nakikita ng mata, kundi po ng pananampalataya. At hindi lang basta-basta pananampalataya po ang tinutukoy dito ni Pablo sa 2 Corinthians 5:7. Ang tinutukoy po dito, pananampalataya sa Diyos na buhay.
At ang pananampalataya sa Diyos na buhay, hindi po iyan dahil or nakabase sa mga bagay na nakikita at nahahawakan, kundi nakabase po iyan sa kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, at kung ano ang magagawa ng Diyos. Because faith is the evidence of things that we cannot see yet. Pero kung tayo mag-a-apply ng pananampalataya at titingnan natin ang mga bagay-bagay ayon sa mata ng pananampalataya, makikita natin ang mga bagay or katotohanan na higit pa sa ino-offer ng physical material world. Ibig sabihin, marunong tayong tumanaw beyond what human eyes can see. Dahil ang pananampalataya po ay ebidensya ng mga bagay na hindi pa nakikita. Kung natatandaan niyo po, nung unang panahon, sa panahon po nina Moses, nina Caleb, nina Joshua, pagkatapos po sila na inilipat ng Lord mula sa Ehipto, palabas po ng Ehipto, at pinangakuan sila ng promised land, ang Kanaan, sila po ay tumawid sa dagat na pula, on dry ground. At yun po ang isa sa pinakamalaking kwento na nangyari sa panahon na sila'y umalis sa Ehipto. Although bago po sila umalis ng Egypt, nagkaroon na po ng 10 senyales ng kapangyarihan ng Diyos. Pero nung sila po'y tumawid, nakita po ng mga Israelita kung gaano ka-powerful itong Diyos ng Biblia, ang Diyos ng kanilang amang si Abraham. At doon po sa Numbers chapter 13 and Deuteronomy chapter 1, makikita po natin doon na pagkatapos pong ibinigay ng Diyos kay Moses ang batas, at pagkatapos pong na-establish po ang worship sa tabernakulo, ay ang mga anak po ng Israel ay naglakbay po from Mount Sinai, led by the pillar of cloud. Meron po silang guide na poste ng cloud, alapaap, cloud po. And meron pong pillar of fire by night. Sa gabi po apoy, sa umaga po lilim, para hindi po sila matupok, hindi po sila mapagod or masyadong ma-expose sa elements. At ito pong pillar of cloud na ito ay hinatid sila mismo doon sa borders ng promised land. Ito pong promised land na ito, ipinangako na ito kay Abraham. At ang pagka-describe po ng Panginoon sa lupa na ipinapangako niya kay Abraham, it will be a land flowing with milk and honey. Ibig sabihin, mayaman na lugar, maraming provision, at hindi lamang po mayaman na napakadaming provisions, kundi yun na po yung kanilang portion, yun na po yung kanilang bale, mana, or inheritance. At nung sila po ay dumating doon sa bundok ng mga Amorites, south of Canaan, sinabihan sila ni Moses, "Behold, the Lord thy God has set the land before you. Go up and possess it. It is the Lord God of thy father, as the Lord God of thy fathers hath said unto thee. Fear not, neither be discouraged." Yun po ang sabi ng Deuteronomy chapter 1, verse 21. So, simula pa lang po, ipinangako na ng Diyos. Meron ng para bang naka-earmark na, if it's like budgeting, you know, when the government holds sessions in Congress for budget para sa bansa, naglalagay po sila ng mga tanda, naglalagay sila ng mga allocations for certain government projects and agencies. Ito pong mga lupang ito, pinangako ng Diyos sa kanila, meron na pong mga, kumbaga, allotment na sila. All they needed to do was to go up and possess it. Yung panghawakan po, yung nakamarka na, nakatadhana na para sa kanila. Pero yung pong mga Israelita, bagamat sila po ay binuhay ng Diyos sa ilalim ng kanya pong pangangalaga nung sila ay naglakbay sa wilderness, hindi po sila makontento doon, para hindi pa rin sila tiyak, hindi pa rin sila secure. Kulang po yung confidence nila na hindi sila pababayaan ng Panginoon sa pagpasok nila dito po sa
lupang pangako. Kasi alam niyo po anong ginawa nila. Doon po sa Deuteronomy 1 verse 22, sabi nila kay Moses, "We will send men before us, and they shall search us out the land, bring us word again by what way we must go up and into what cities we shall come." In short, hindi po sila tiyak na yung sinasabi ng Diyos ay land flowing with milk and honey nga ba. Nandun po ang pagdududa. Nandun po ang kakulangan ng kasiguraduhan. So to cut a very long story short, nagpadala sila ng 12 tiktik o 12 mga spies. Excuse me. At doon po sa 12 na yun, dalawa lang po ang bumalik na maganda ang sinabi. No? Kasi dahil nga po sila ay nangarap or nagsabi na dapat i-check out muna yung lupa. So nagpahinuhod po ang Diyos. He commanded Moses to send a ruler of each tribe to search the land. Sa Numbers 13 po, makikita po natin doon na inutusan ng Diyos si Moses, magpadala ka ng representative sa bawat tribo. And then, pinili ni Moses yung mga chief men ng bawat tribo, 12 po lahat, para tiktikan or alamin kung anong itsura ng lupa. Remember po na before this, ay nagsabi na po ang Diyos, "It will be a land flowing with milk and honey." Para bang sinabi mo na, parang sinabi nila na hindi yata totoo yung sinabi ni God. Parang ganun din po tayo minsan. Ano po? Maraming pangako ang Lord sa Biblia. Maraming sinabi ang Panginoon sa atin. Alam natin na yun ang kalooban ng Lord kasi sa ating pag-aaral ng kanyang salita, alam natin na yun ang kanyang kalooban. Pero minsan, nadadaig tayo ng mga duda. We are overcome by fear, by doubt, and we are overcome by hopelessness. So itong mga taong ito po, hindi sila kontento sa ginawa ng Diyos so far. God had already done a lot of miracles in their midst. At this point, you would think na okay na sila, na hindi na sila mangangailangan ng ebidensya. But you know what? I'm not sure why, pero parang ang tigas talaga po ng kanilang heart. Ano po? Kailangan pa nila talaga i-check out itong lupang ipinangako sa kanila. Doon sa 12 yun ay may 2 tao po na nagngangalang Caleb, na taga Judah, and si Joshua na taga Ephraim. Makikita po natin ang kasaysayan nila sa Numbers 13. Ano po? So ito pong 2 ito, kasama po sila nung mga 10 na mga other chief of the tribes, no? But silang 2, iba po ang kanilang report nung sila ay bumalik. Nung bumalik po sila, dahil sinabi nga ni Moses sa kanila, "Sige, tingnan nyo doon sa Numbers 13, 17, and 18. Sabi ni Moses, "Tingnan nyo kung ang mga tao ba ay malakas o mahina." And then doon sa Numbers 13, verse 19, sinabi rin ni Moses, "Tingnan nyo kung mabuti ba ang lupain, maganda ba, meron ba mga syudad, meron ba mga tents, meron ba mga strongholds, meron ba mga fortified places, yung mga lugar na pwedeng maging proteksyon, mga muog, meron ba tayong mapagtataguan kung halimbawang kukunin natin yun, anong itsura ng lugar, sige balik kayo sa akin, yun ang inyong gawin." And then sinabihan din niya ang mga ito na maging matapang sila, "Be of good courage." Numbers 13 verse 20, sabi niya, "Be of good courage and bring back the fruits of the land." So gusto niya makita kung anong itsura ng lupa at makakita, makatikim ng mga bunga. So, nagpunta nga po yung 12 mga spy. Pero kung titingnan nga natin po, mga friends, the fact na pinuntahan pa nila, doon pa lang po sa puntong yun, parang hindi na po siya ayos. Kasi, nangako na ang Diyos eh. Nagsabi na ang Diyos. Ang unang sinabi niya, "Go up and possess." Sinabihan ka na sa iyo yan. Go up. Kunin mo na. Meron ka pa ring duda. Kailangan mo pa talaga i-check out, check out, check out. Kasi ang tao po, mahilig sa control. Mahilig po siya sa talagang kailangan niyang malaman muna ang mga bagay-bagay because kailangan ang wisdom dito. Kailangan dito ang magandang desisyon, etc., etc.
kahit na may confirmation na sa Word of God, may confirmation na ang mga godly people around you, yung pastor mo, yung counselor, sinabi na sa iyo, using the Word of God, inassure ka na ito yung kalooban ng Lord, pero hindi ka pa rin kontento, mas namamayani or you are overwhelmed and overcome by doubt and fear. So, ito pong labing dalawa, sa labing dalawa po, sampu ang nagsabi na, oo nga, well, silang lahat, sabi naman nila, so Numbers 13, 26, and 27, yes, the land flows with milk and honey, and pinakita nga nila kay Moses yung kanilang mga dalang prutas na talaga pong ang lalaki po, hindi po basta-basta, para po siyang mga giant na mga fruits, ano po. And sinabi din nila na, yes, totoo, ang mga tao doon ay strong, and they dwell in walled cities, parang Fort Santiago sa Philippines. Yung may muog, merong protection, may mga makakapal na mga bakod. And sa pagre-report nila, nire-report din po nila na hindi natin po pwedeng talunin ang mga taong ito dahil sila'y malalaki. Numbers 13, 31, and 33, sabi nila, the land is peopled or populated with great giants. So, nandun na kaagad yung fear. Nandun na kaagad yung ang pinupunto nila ay ang problema. Subalit si Caleb, sabi niya, let us go up at once and possess it. Umakyat na tayo, puntahan na natin. At mapapasa atin ito. Alam niyo po, kung tutuusin po, hindi lamang si Caleb ang nagsalita ng positive report. Hindi po lang si Caleb ang nagsabing, puntahan na natin dahil yan ay para talaga sa atin. Kasama po niya na naniwala at tiningnan ang lugar using eyes of faith. At sinabi niya na para sa atin yan, puntahan na natin. Silang dalawa po ni Joshua. Silang dalawa po ni Joshua ang nagsabi na okay ang lugar na yan. Hindi tayo talo dyan. And because si Caleb po talaga ay likas na mapanampalataya sa Lord, alam niya na tama po yung sinasabi nila ni Joshua. Sa Numbers 14 verse 36 nakalagay po doon na yung sampu, inayawan nila yung lupain na kanilang in-spy out. Pero si Caleb and si Joshua delighted in the land. Gusto po nila yung lupa. And ayaw na ng sampu, sila gusto pa nila. They wanted to occupy the place already. The majority of the 12 spies, actually, sampu talaga, they were walking by sight. Kasi yung nakita nila na ang lalaki ng mga tao, parang hindi natin sila pwedeng talunin, yun ang pinagbasehan nila ng kanilang kagustuhan na wag na natin itong pakialaman itong mga lugar na ito. Subalit si Joshua at si Caleb, nakita nila na dahil ito ay pangako ng Diyos, kaya natin itong i-occupy. Kaya natin itong mapasa atin. Kadalasan po, kapag may mga kasama tayo, mga kaibigan, mga kasama sa bahay, kamag-anak, may mga instances na may problema, mapapansin po ninyo, yung mga may pananampalataya sa Lord, hindi kayo makakarinig ng pagsuko. Pero kapag walang pananampalataya sa Lord, napakadaling magsabi na, ang hirap niyan, huwag na natin gawin yan. Pero kapag meron po tayong pananampalataya sa magagawa ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos at sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos, all things are possible to those who believe. If we can believe, sabi ng Mark 9:23, all things are possible to those who believe. Alam niyo po kung anong nangyari doon sa dalawa po na yun, na pinili nilang tandaan ang kapangyarihan ng Diyos, pinili nilang tingnan ang Kanaan, ang lugar na ipinangako sa pamamagitan ng pagkakilala nila sa Diyos at sa kapangyarihan at sa pag-ibig ng Diyos. At ang sabi nila, kaya nating talunin, kaya nating i-occupy, kaya nating i-bawiin or angkinin yung mga lugar na yan. Alam niyo po kung anong nangyari sa kanila? They were able to enter and possess their inheritance in the promised land.
Yung unbelieving generation po, kung magbabasa po kayo ng Exodus, Deuteronomy, mababasa po ninyo, the unbelieving generation died in the wilderness. Pero si Caleb at si Joshua, they lived to enter and possess their inheritance in the promised land. Sabi ng Romans 8:5, those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. Kapag tayo po ay merong mga pinagpipray, meron tayong hinihingi, meron tayong hinihintay, papadalhan ka po ng kaaway ng mga panghadlang. The devil will disturb you. The devil will try to steal your faith. The devil will try all his might to discourage you, to keep you from pursuing the will of God, to keep you from pursuing a big blessing na ipinangako na ng Diyos sa'yo. But you know what? Nawa maging katulad tayo kay Caleb at kay Joshua. Tingnan natin ang ating mga sirkumstansya in the light of God's Word. Kapag ginamit natin po ang Word of God, hindi po tayo madaling umatras. Hindi tayo madaling sumuko. Hindi tayo madaling umupo na lang at bahala na kayo dyan, suko na ako. Hindi po. Dahil alam mo na ang Diyos na kasakasama mo ay Diyos na makapangyarihan. Napakalinaw po, ano po, yung mga hindi nanampalataya, yung mga nabuhay ayon sa kanilang nakikita, ayon sa ebidensya ng sight, ng nakikita, S-I-G-H-T, sight, hindi po S-I-T-E. Yung mga taong yun, hindi po nila nakamtan ang mga promise, ang mga pangako ng Diyos. Pero si Joshua at si Caleb at si Joshua, tumuloy sila, napasok sila sa lupang pangako. Especially si Caleb, he is an example of someone na talagang buong-buong surrendered himself to the Lord, obeyed the word, remembered what God did. I believe, hindi nawala sa puso ni Caleb ang mga ginawa na himala ng Diyos na ipinakita sa bansang Israel mula pa lang po sa Ehipto. Kaya po, ganun na lamang ang laki ng kanyang pagsampalataya. Alam niyo po, hindi po madali minsan ang manampalataya, lalo na po napaka-kontrang-kontra ang mga pangyayari. Pag sinabi ng doktor, napakalala ng sakit mo. Pero pag binasa mo ang Biblia, sasabihin ng Isaiah 53, By the stripes of Jesus, you are healed. 1 Peter 2:24, siya ang nagbata ng ating mga kasalanan. Sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Wow, mga pangako ng Diyos, mga salita ng Diyos. Mas dapat nating tandaan. Tapos sinabi po ng Luke 1:37, nothing is impossible with God. Sasabihin ng mga kasama mo sa project o sa anumang bagay na ginagawa mo, ang hirap nito, hindi ito pwedeng gawin. Pero ikaw na nagbabasa ng Bible, alam mo ang salita ng Diyos mo, maaalala mo ano man hingin ko sa pangalan ni Jesus. Ibibigay niya. Sabi ng Matthew 21:22, kung ano man hingin ko ng may pananampalataya, tatanggapin ko. Mark 9:23, kapag kaya kong manampalataya, walang bagay na imposible sa taong nananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay ebidensya ng mga bagay na hindi pa nakikita. Praise God. Do you have any project in life? Do you have any prayer? Are you looking for something? Are you praying for a big, big thing na sa tingin mo ay mas malaki pa sa'yo, mas matangkad pa sa matangkad na building? Huwag mong tingnan ang mga circumstances mo ayon sa mata ng taong walang faith. Tingnan mo ang circumstances mo sa pamamagitan ng mata ng isang taong kumikilala sa kung ano ang Diyos, sino ang Diyos, ano ang magagawa ng Diyos. Tandaan po natin, faith is the evidence of things not seen yet. Ebidensya siya ng mga bagay na hindi pa nakikita. Ang ibig sabihin, bagamat hindi mo pa nakikita, panampalatayanan mo na. Bagamat hindi mo pa
naaamoy o hindi mo pa nahahawakan, panampalatayanan mo na. Dahil po ang pananampalataya mo ang magpapaging posible sa mga bagay na hinihingi mo. Sabi ng Mark 11:23-24, New King James Version, "Assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask, when you pray, hindi after kang magpray, habang nananalangin ka, when you pray, believe that you receive them, and you will have them." Habang nananalangin ka pa lang, manampalataya ka nang tinatanggap mo na sila. At ikaw nga ay tatanggap. Sabi ng Tagalog version, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. At kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalatayang mangyayari iyon, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, manampalataya kayo, natanggap na ninyo ito, at matatanggap nga ninyo." Habang nagpipray pa lang po kayo, when you pray, not after, kundi habang nandun pa lang. When you pray, believe that you receive them, and you shall have them, because faith is the evidence of things not yet seen. Kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahawakan, hindi mo pa naaamoy, panampalatayanan mo na, dahil kapag nanampalataya ka, lahat ng bagay ay magiging posible sa'yo. Praise God. Tuladan natin si Caleb at si Joshua. Ang iba ang nakita nila, yung mga balakid, ang mga hindrances, obstacles, problems. But the two men, these two men of faith, they saw opportunity. Walang pinag-iba po yan sa mga businessmen ngayon. Ang ibang mahina-hinang mga negosyante, sabi nila, "Ay nako, wala na, patay na ang business ko, COVID, pandemic." Pero ang mga maayos mag-isip na mga businessmen, kahit nalugi sa isang business, magpapasalamat sa opportunity na mapapasok na nila ang online trading, online business, online commerce, internet commerce, dahil nandito ngayon ang opportunity. Ganyan po ang pananampalataya. Hindi po natin tititigan ang mga hadlang. Bagkus, tititigan natin ang pangyayari bilang isang hagdanan papunta sa next level, next chapter, or panibagong antas ng buhay. Ganyan po ang pananampalataya. It is the evidence of things not yet seen. Kabalintunaan, ano po? Bakit sinasabing ebidensya ng mga bagay na hindi pa nakikita? Well, ganyan po talaga ang Lord. Dahil hindi po siya tao. Sa tao po, to see is to believe. Pero sa Panginoon, you have to believe first, and then you will see. Because faith is the evidence of things not yet seen. Praise God. Let us pray. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa paalala, Panginoon, na hindi kami dapat mawala ng pag-asa kung ang aming mga circumstances, if our situation looks so hopeless. God, your word stands forever. Your word is settled in heaven. And your word says nothing is impossible with you. Lord God, our situation may look very dark and dreary. Our situation may look so awful, so bad. But then we look at your word, and your word says nothing is impossible with you. We entrust everything into your hands, Lord. Lahat ng aming sitwasyon, lahat ng aming kalagayan, kami na mga nakikinig ngayon, Panginoon, lahat ng mga nakikinig ngayon, Lord, lahat ng nasa buhay namin, aming ilalagak sa inyong mapaghimalang kamay with the faith na merong kang gagawing mabuting bagay sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, sa kagalingan ng mga may sakit. Thank you, Lord, sa provisions ng mga nangangailangan ng pera.
Thank you, Lord, sa kaayusan ng mga relasyon. Thank you, Lord, sa magandang trabaho, sa promotion. Thank you, Lord, sa magandang relasyon sa loob ng tahanan. And Lord, salamat din, Panginoon, dahil malapit na tinutuldukan mo na ang COVID pandemic. Buong mundo ay makakakita. Jesus is Lord over the entire world. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Salamat po sa inyong pakikinig. Si Pastor Adech po ito. I will keep you in my thoughts. I'll keep you in my prayers. I will keep you in my heart. God bless you po.